ya hawa, isya ya hawa say, ang may likha ng ating buhay, abaya hawa. Bawa kartawap! Bawa kartawap! Abaya hawa lahiyam! Abaya hawa lahiyam! Basam masyaya kihawa say! Basam masyaya kihawa say! Basam raw kakadas! Basam raw kakadas! Kwam yasyaralan! Kwam yasyaralan! Philippines! Philippines! Palakpakan natin ang ating masaya kihawa say! Okay, sa umagang ito, sa araw ng Sabat, bago tayo magsimula dito, babatiin natin ang mga kapwa Hebrew-Israelite nga mga rinlan nga nandito sa Pilipinas. Batiin natin una sa lahat ang mga taga Digos, Davao del Sur na pinunahan ni Pastor Leonard Cabasag. Kumusta kamo diha sa Digos? Kung kami ang imong pangumustahin, pamustahin dili, kadaoy sa atong alahayag ay maayo man kami. Maayo po. At doon tayo sa Cebu kay Pastor Sabadyo Ala. Kumusta mo diha mga taga Cebu? Mga tribe of Cebulon. Cebulon tribe Cebu eh. Kumusta ka mo diha? Maayo ba ang kahintang ninyo? So, lami ba ang sudhan ninyong kinakaon? Sa amo adre, lami po. Manok-manok lang. Okay. So, doon tayo sa Ahoy. Ahoy, Iloilo. Kumusta kayo dyan sa mga Ahoy, Iloilo? Nakita ko, nag-baptize si Pastora Mildy. Tatlong lubog. Yung mga bagong i-baptize. At saka yung na-baptize na dalawang lubog na lang kasi may nauna na. Okay. So, nakita ko, nag-baptize sila doon. So, tayo dito, mga kulang patay lubog. Kompleto na ang mga taga-ahoy na lubog. So, sigurado na sila, di na mapagod ang anghen na mag-baptismo. Ngayon, diretso tayo sa Yanganis, Lanar del Norte, kay Pastora Corazon Castillo. Kumusta kayo dyan mga Hebrew Israelite? Kumusta mga bata? Magpakabuutan kayo ng maayo ha? Labinag matulog, napakabuutan yung kaya ninyo. Memorize na ba ninyo ang alphabet ng Hebrew-Israelite? Na alpagito? Na abagada? So, memorize ninyo at saka kabisaduhin yung mga litra, mga guhit para makabasa kayo. Balang araw, mangangaral rin kayo sa ating tunay na creator. Walang iba ang ating abay hawa. So, sa Mother Assembly natin, sa Kalukan, at sa Dr. Assembly doon sa Santa Maria Bulacan at sa Nagutas at sa isang sa mga part ng boundary ng Nagutas ano yun eh Kaluokan kay Pastor Ricky de los Santos kay Pastor Nel naman sa umaga siya sa hapon naman ng sa kay Bishop Sarmiel. So, kumusta pala ang mga Hebrew Israelites sa mga Amerika? Si Aswat Likaho, ang kanyang asawa, mga marunong magtagalog yan, sa Katibuhano. Kumusta din, how are you? Our Akia, Michael, Wildfield, yan. At si Michael Yasharala, nasa, sa Africa. At saka si Isaiah Yasharala, nasa UEC rin. At saka naman si, sino pa ibang mga Hebrew Israelite na, si Parasa, si Asia Jason, si Jean, Osha. Sa Africa.
So, lahat ng mga Hebrew Israelite remnant na nagkalat sa apat na sulok ng mundo ay kailangan magpamilya sarala tayo dahil titipunin na tayo ng ating Aba Yahawa sa panampalataya, hindi sa kawan. Titipunin. So, binabati ko rin ang isang Hebrew Israelite na kaibigan ko rin na si Pastor Emmanuel Umali sa Santa Rosa, Laguna. Pastor Umali, kumusta? How are you? So, tayo mga Hebrew Israelite na mga tumawag sa tunay na pangalan ng ating Creator. Dahil minority lang talaga tayo, ang daming tumatawag na nagkunwaring Creator, pero mga fallen angel naman sila. So, nakakaawa nga na tayo dapat double time tayo mangarap ko. Nakakaawa ang mga taong nalilang sa mga fallen angel na yun ang sinasamba, pinupuri ng isang katawahan. So, palakpakan natin ang ating Masyaya Kihawashay. Ngayon, dadako na tayo sa topic. What is the difference between the original Bible and the non-original Bible? Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng original na Biblia at sa hindi original na Biblia? Dito natin makompare ngayon original Bible and non-original Bible. Sino ang sinamba sa original Bible na nakasulat na Creator at sino rin ang sinasamba sa mga hindi original Bible? Na yan ay tinatawag na doctorated, corrupted, in other words, satanic Bible. Yan. Ngayon, alamin natin ang alpabeto na simula. Sa early ancient Hebrew alphabet, ang panulat, yung mga guhit, ganito yon. Early, ha? Pero ang pagbasa, mayroon talagang kasama talaga. Lahat, halos ang vowels ginamit. Tapos, except dito sa isa ay. So, sa madaling salita, ang original Hebrew ay dalawa lang ang vowels, alang at saka ay. Meron talagang vowel. Unlike yung nag-aral ako sa Bible School, sabi niya, ang original Hebrew daw ay puro konsonant lahat. Walang vowels, that's why di daw mabasa ang YSWH. Mali. Kami naman noon, tiwalang-tiwala din sa professor namin. Pero hindi para original yon, modern Hebrew alphabet na yon. No, madaanan natin mamaya. Pero walang scripture dito sa Bible, itong mga panulat na ito, wala. Pero ito yung pinakaunang Hebrew alphabet. Ngayon, ito ang tinatawag na Middle Ancient Paleo-Hebrew alphabet. Ang pagbasa, ganun pa rin eh. Walang pagbabago. May kasamang vowels na A at saka I lang. Pero ang mga panulat, yung guhit, yung karakter niya, iba na. Eto, mayroon tayo dito. We have the Old Testament only. Sa Middle Ancient Paleo-Hebrew Bible o Tanakh, ang salitang Tanakh, Hebrew yan eh. Sa English, Bible. Sa Tagalog, Biblia. Biblos naman sa Greek. So, meron lang tayo dito, Old Testament lang, walang New Testament. Ito ang Paleo-Hebrew. Ngayon, itong tinatawag Late Ancient Hebrew Alphabet na may descendant sa tinatawag Aramaic Hebrew, ang pagbasa, ganun pa rin ang pagbabasa ng mga panulat. Pero ang karakter niya, yung panulat niya, iba na. Iba na. Mayroon na siyang final letter. May final letter na siya.
So, ang late ancient Hebrew Bible, Tanakh, meron tayong Old and New Testament. Ito yung ginagamit ko. Kaya lang, pag i-online mo siya, may bayad yun. May bayad. Katulad ng mag-download ako, may bayad yun. Translator, may bayad. Oo. Oh. May bayad. 1-2 yata isang taon, 1-5. Sabi ng iba na, may bayad pala, bisa mo, may bayad, magbayad ka. Para makakuha ka ng original Hebrew. Ito, Old and New Testament. Ito, wala kang pagbabayad, wala kang pambayad. Ito ka na lang, mag, kung ano yung focus ko, kukupihin mo na lang yun. Kasi may bayad to eh. Oh. So, mayroong Old and New Testament, ito yung ginagamit ko. Na matranslate natin ang original Bible mula sa English, mula sa Hebrew, papuntang English, papuntang Tagalog, kahit anong lingwahe, papuntang Bisaya, Pagsibuhano, papuntang anong gustong lingwahe gusto mo, pwede Chinese, lahat ng lingwahe. Eh, hindi naman tayo marunong, ang atin, English lang at saka Tagalog at saka Sibuhano. Ilocano, hindi naman ko marunong. Ang alam ko, DJ dito lang at sa ating bawatan. Sa Ilonggo naman, ang alam ko, basta kahit ano nila, basta may arang. Yun ang alam ko kasi. So, itang pansin, Tagalog na lang English. Sibuhano, eh lahat naman, Sibuhano, marunong naman may tinig Tagalog yan eh. So yan, ito yung ginagamit natin. Dito nabibisto ang mga ginawa na kalukuhan ng mga fallen angel. Nabibisto sila sa kanilang Biblia na hindi original. Na pinapalitan nila mga fallen angel, mga pangalan nila pinapalit. Marami pa naman fallen angel, dahil sila eh. Pansinin mo ah. Original Hebrew sound. Original. Sabi na, hindi yan original. Anong gusto mo original? Yung alit, bit, simil, dalit? Hindi, abagada hawa sa kataya kalamana, sa ay patasak, warang sa tatay. Nakalagay yung original Hebrew sound. Original nga. Walang dalawang original. Pag original, isa lang talaga. Biki na yung isa. Isa lang original. Eto, maraming iba na hindi. Mag-research kayo. Pero yung Gadaray, wala lang H. Ganito pa rin, pero walang H. Wala to alang alon. That's why yung iba, pag maglagay alahayam, walang H, Gadaray yan, alphabet. Eto, Phoenician, at saka ito, Phoenician. Original Bible. Eto, basa. Genesis chapter 1 verse 1. Sa simula ay nilikha ni Elohim ang mga langit at ang lupa. Sa English, basa. In the beginning, Elohim created the heavens and the earth. Heavens sa plural. Heavens. Mga langit. Mga langit. Ang translator, ang iba mga na-translate na doctorate, hindi na mga langit. Langit lang. Pero, alahayam na kasulat o, alahayam. Nasaan dito ang alahayam? Ito, alahayam yan, para-asayat, para-at, alahayam, at kasamayam, at para-kasam. Ganun din, no? Para-asayat, para-alahayam, at kasamayam, at para-kasam. Hebrew translator, English, o yan. Hebrew translator, Tagalog, o yan. Alahayam! Hindi nagbabago. Hindi nagbabago, alahayam, tayo siya. Ngayon, i-compare natin sa alpabito na hindi naman alam namin basahin yan eh. Baka minamagic lang yun kami. Tingnan ako, ito. Ito. La. 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 Ang linaw pa sa tanghaling tapat, alahayam talaga ang nakalagay sa original. Ngayon,
Allah. Allah. Power. Alahayam. Alahayam. Powers. Ganun rin. Allah. Allah. Powers. May it's us. Pag walang it's ilagay, gabara yan. Alahayam. Alahayam. Pagbasa. Powers. Mauga pa ba maniwala natin na ang pinaniwala natin original Bible? Ngayon, ito, modern Hebrew alphabet. O tingnan mo ang modern Hebrew alphabet, wala nang vowels, puro konsonan na lahat. Alef, Bet, Gimel, Dalet, Hi, Waw, Shein, Et, Titsuka, Damit, Minung, Samit, MP, Chadiko, Prisintaw. Hindi mo mababasa kasi wala na, puro konsonan na lang. Alef, O, A, Bet, B, Gimel, G. Paano mo siya basahin? Sabi niya, ang original Hebrew daw ay walang vowel, konsonan lahat. Hindi yan original, modern Hebrew alphabet yan. Modern Hebrew alphabet. Hindi yan kasi nakalagay doon original sound, abagada hawa. Yan, kayo mga professor sa Bible School, umaasa kayo doon sa turo ng professor nyo na modern Hebrew lang. Napaniwala rin ako noon. Lalagyan na nila ng nikod o vowels para mabasa. Yan, sila nag-imbinto. Ito na imbinto nila. Pag ito you, pag itong ganyan baba, ilagay sa baba yan sa konsonan. Yan ang pagbaya ng vowels. Yan. Tula dito. Modern Hebrew. O yan. Sino ang marunong magbasa dito? Basa na. Mahirap po may dagis. Basa nga, modern Hebrew yan. So mga dagis tayo, nahirapan. Bereshit bara Elohim it hasamayim with Haris. Bereshit bara Elohim. Elohim na siya. It hasamayim with Haris. Ginawa sa English, in the beginning God. Aba, sumulpot itong God. Sumulpot yung Elohim. English sa Elohim. Created the heaven and the earth. Kukulang pa, heaven, walang is. Nagbabago, nagbago. O, kita mo yung problema? Tapos marami pang mga messianic, Elohim, Elohim pa. Eh, kilan din natin sino itong Elohim? Sino to? Sino yan? Fallen angel yan. Ngayon. Sino bang nagpasimono sa modern libro? O, basa. Ang lahi ni Esau, kapatid na kambal na panganay ni Jacob, na mga Edomites, ay nasa southern part ng Juda, at kaya nakasama din silang dinalambihag sa Babylonia, at kaya naman sila tinawag na Edomites, dahil nakasama sila sa Juda, hanggang sa makabalik ulit sila sa Juda noong 538 BC. Yung mga lahi ni Esau, nakatira sila sa southern part of Juda. Yung lupain na niyang kinijuda, doon sila, nasa southern part sila. Yung nilusob ni King Nebuchadnezzar, sa Babylonia ang Israel, nakasama din silang bihag. Ngayon nakabalik sila, yung pinabalik nila ni King Cyrus. Bumalik din sila, assuming na rin silang Judaism. Pero mga puti yan, mga European yan. Edomites. Mga European. Ato. So ang feeling nila, Edomites yun ang tawag sa kanila, sa mga... Tinatawag sila ng mga taga-Babylonia, kayong mga Edomite Jew. Kayong mga Edomites na mga Hudyo. Hudyo pala tayo. Sige, mag-Hudyo na tayo. Pero hindi ka blood ni Jacob, hindi ka dugo ni Huda, na anak ni Israel. Apo ka ni Esau. Nakabalik sila. Sila yung nag-imbento.
Ito yung sila, oh, Edomite occupied Israel, yung 1945, sila na nag-occupied Israel. Kasi yung mga Jew na dating na nakuha sa nabihag ng mga Babylonia. Yung mga Jew na itim, kami nga Jew ng mga puti, sila na nag-occupy ngayon sa Israel. Ang kinawala, mga sombrero namang gamit nila. Sombrero. Ito ang totoong Juda. Ngayon, anong ginawa nito? Ito kasing kay Juda kasi, tatlo yung nagsama-sama. Kasi noong 725 BC, ay ang 10 tribo na wala na. Yung ninusog ng Assyrian Empire, nawala na, 10. Na tira yung 3 kasi naging 3 si lahat si ang kay Joseph ay naging 2 din ano, Manasseh at saka Ephraim ang kay Joseph. So naging 30 na lahat na sila mga tribo, 3 si. Ngayon, itong 10 na alis, 3 na tira. Ano natirang tribo nagsama-sama? Binhamin, Libi, at saka Juda. Na si itong mga taga-Libi at saka Juda ay ang tawag nila mga Jew na rin. Eh, may sumisingit pang pang-apat. Ito yung mga Edomites na Jew. Ay, singit din kami. Jew din kami. Si yung lolo namin, kapatid naman sa lolo nyo eh. Ito na rin kami. Ayan, nasingit sila. Ngayon, ang nasa batas talaga, ang authorized na lalaki na maglagay ng talukbong, ano lang, Levites lang. Kasi pag ang lahat ng tribo, except sa Levite, walang talukbong lalaki. Kasi kung magtalukbong ka, libid na kayo sa babae. Kasi so, magtalukbong ang babae para mas masaas ang lalaki kaysa babae. Ngayon, magtalukbong ka rin, aba, Andrew, Bisaya ka pala. Libid na ang rango ninyo. Kayong mga Hebrew Israelite, assuming, nga na maglagay kayo ng talukbong, aba, mga Andrew, Bisaya kayo, nakipaglibid kayo sa asawa ninyo, sa mga babae. Walang talukbong lalaki kasi mas mataas tayo sa babae. Oh, yan po, purpose. Except sa Levites, kasi sila ang mga pare, sila lang ang may talukbong. Lahat ng mga tribo, except sa Levites, walang talukbong. Babae lang lahat may talukbong. Mag-aral pa more kayo. Aralin niyo, kasi kung gusto niyo magtalukbong kayo, hindi lang kayo libre sa babae, maupaw kayo, makalbo kayo. Dahil hindi makasingaw ang buhok niyo. Uy. Tingnan mo yung mga engineer na mga trabador na naging sombrero sa construction. Kalbo! Kasi hindi makasingaw dahil hindi sombrero eh. O ako, hindi ko nagsombrero. Haba ang buhok ko. Original to, hindi ito waves ha. Original to. Kasi hindi ako nagsombrero dahil hindi ako tribe of Libby, tribe of Manasseh ang lahi ko. Therefore, hindi kami mga lalaki magtalukbong. Ngayon, may device ba ditong limnang sa Pilipinas? Wala. Nagsama ang Juda, ang Binhamin, at saka ang Libi. Sila nagsama, sumingit ang Edomites, Jew. Na Jew na rin daw sila, sumingit. 10 tribo, nagkalat, nandito. Walang device dito. Pero kayo, nag-device-device kayo, ay hindi naman kayo, hindi naman kayo gumagaya sa Hebrew, hindi naralin nyo, gumagaya kayo sa mga Islam. Mga Islam na katalukbong lahat na lalaki. Pati mga babae nyo, Islam talaga ang dating. Tingnan mo ang mga Hebrew Israel na talukbong ng mga babae. Ang talukbong nila, parang corona eh. Hindi talaga ganun na parang Islam na lang na lahat. So, aral pa more kayo, aral pa more. Sa totoo lang. Hindi ako naawa sa ano, kasi gaya-gaya po tumaya kayo ng mga tribe nyo blibe. Ang naawa ko sa'yo, makalmo kayo. Di ba kasingaw ang buhok ninyo? Maliban na kung
ano kayo, tribo kayo ni Mara, ano, ni Libe. Okay yon, kasi yun ano sa sinabi ng Bible eh, sa Torah, ay Libe. Pero tingnan mo, sure dyan, ang mga laki din na maglagay ng talukbong. Ang babae, kasi under ng lalaki. Ganon. Oh, ayan, ito oh. Ang mga Illuminati naman, oh, sombrero naman sa kanila, mga European na nagkunwaring Hodyo. Kasi kasama silang na bihag, naghudi-hudyo na rin sila. They invented the modern Hebrew alphabet and modern Hebrew Bible. Sila yan, nag-invento yung mga Illuminati Jews. Sila yun, nag-invento dyan na Bereshit, Bara, Elohim, It, Hamasayim, Buit, Haaris. Invento nila itong modern Bible at saka modern alphabet na Alif, Bet, Gimel, Dalit, Hi, Waw, Seyen, Kit, Tetsukab, Lamed, Minno, Samig, Aipi, Chadiko, Presintao. Tapos mayroon pang sunod na modern, another, yung hindi na wow, wow na. Tapos may kasunod pa, yun na. Tatlong modern Hebrew sunod-sunod. Pero, eto, mayroon tayo dito, Old and New Testament Hebrew. Modern Hebrew, Bible. Sabi ng mga, turo ng Bible school namin sa professor sa Bible school nung araw, ang original New Testament daw ay Greek. Mali! Ang modern Hebrew, Old and New Testament Hebrew. Eh, bakit may kaiba ang sa New Testament sa ibang lingwahe ng Good News Bible at sa King James? Kasi ang King James ang nagsimula sa Hebrew, New Testament mo. Ang ito naman sa Greek, ang iba naman sa Latin, na nilipat naman ni Jerome ng Latin. Latin Vulgate. Old and New, ginawang natin lahat. That's why nagkaiba-iba ang translation sa mga hindi non-original Bible. Yan ang nangyari. Na kailangan malaman ninyo lahat yan. Ah. Genesis chapter 1 verse 1. Ah. Basa. Basa lang. Kahit hindi kayo marunong magbasa dito, mayroon na nakasulat sa baba, mayroon na rin English din. Aba, ginawa ang plural na, oh. Tapatalan ko sa, wala is. O, kita mo yun, paano, ang iba may is, ang iba wala. O, kulang sa pantay. Ito, pagtanggalin itong power sa baba nila, ito, tanggalin to, tanggalin yan. Ano na sa'yo na? Pero yung ginagyan na, naging Elohim. Pero mo ha, ang bara sa yat, there is it. Ang bara, hindi nagbabago, bara pa rin. Hindi makadaan ang tubig, yung bara eh. Ngayon, sino ito si Elohim? O Elohim. Si ano? Foreign angel, reptilian. Kalisto. Reptilian. Wala ba? Alahayan, dapat huwag kayo mag-Elohim. Kasi sino ba nag-invento na Elohim? Mga Edomites, sino ba yan si Esau? Hindi naman anak ni Isaac yan. Chimera yan, kamban ni Jacob. Si Jacob ang totoong anak ni Isaac. Ito kamban, sinong tatay ni Esau? Foreign angel. Pula yan eh, pulang tao. That's why, kakampihan talaga nila ang foreign Indian. Kasi gagawa sa Elohim, foreign Indian din. Reptilian pa. yan. Hindi lang foreign Indian si Elohim, Anunnaki pa.
Elohim and the Anunnaki. Prince, Principi. Hindi lang ordinary. Principi yan, si Elohim at saka si Anunnaki. All in India ngayon, mag-Elohim-Elohim kayo. Sasambarin kayo kay Anunnaki. All in India lang, dapat alahayam. Huwag kayong mag-Elohim-Elohim. Oh, malinaw, madilim. Ngayon nyo sa YouTube channel, mag-Elohim-Elohim pa kayo. Ang tinawag, sinamban nyo as ang fallen angel, si Elohim, na Ritalian o si Anunnaki, prinsipe yan sa fallen angel. Ngayon, eto na, hindi original ha, translated sa English na, at sa Tagalog. Basa. Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning, God created the heaven and the earth. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Hindi original Bible to ha. Doctorated, corrupted, satanic Bible. Bakit satanic Bible? Fallen angel yan. Eto, fallen angel din ito. Satan. Alam niyo na nga natin. Satan's meaning name. How Satan's name is God. Sino yan si God? Satan. Tapos sabi niya, I thank God. Salamat, pinagpala. Pinagpala ka ni Satanas niya. That's why now, huwag kayong mag-God sa ano niyo. Kasi si Satanas ang tinawag niyo. Minsan, alahaya, malahaya, salamat, pinagpala. Oh God, God, thank you. Silayos ka, dubol kara, balingbing. Wala kang pinananindigan. Sabi ko nga, sa huling sa judgment day, doon harap tayo sa ating mga bitawang salita dito pagdating ng huling araw. Na double kara ka pala. Ang double kara, pwede siya sa babae, pwede siya sa lalaki. Double kara nga eh. Napalaya sa dahil doon. Pwede siya kay Alahayam, pwede rin siya kay Elohim. Double kara talaga. Lulutang ang tunay niyang pagkatao. Ngayon, ito ha, bakit God siyang ano, pronounce ito? Tapos, ito ang totoong God's Babylonian deity. Makita sa Isaiah 65:11. Ang grammar ng English, mabasa ng Asia kapag ang kasunod punsunan dalawa, katulad ng John, katulad ng Russell. Bakit Russell sa basahe na U naman yon? Bakit John basahe na O naman yon? Kasi ang kasunod na konsonan, dalawa, H at saka N. Ngayon, isang konsonan na, bakit God? Dapat basahe niyan, good, hindi God. Hindi ito basahe. Kasi ito, ito ha, mabasa dito. Isaiah chapter 65 verse 11. At ikaw na nakalimot kay Yahawah, na nakalimot sa banal na bundok, at sumamba kay God, ang huwad na makapangyarihan ng swerte at kapalaran. Huwad na makapangyarihan, huwad. Hindi totoo. Kinalimutan nila si Hawa noon sila kay God na huwad na makapangyarihan. Na huwad na kapangyarihan ng swerte at kapalaran. Original Bible to. Kasi doon sa hindi original, may mini pa. Eh, walang mini dito eh. O, diyo. Nasaan ba dito? Ito, basahin niya. Yahawah. Yahawah. Ito. God. God. D. Tapos, G. God. Ito. Tapos, ito na. Si God rin yan. Nabibisto nga sila dahil sa original Bible na ma-translate na natin sa English, Tagalog o ano bang lingwahe. Nabibisto. Gusto nyo magkaroon kayo dito? O mag-apply kayo sa ano? Sa tawag ito, sa Play Store. Kailang may bayad. Ang bayad dito nasa mga almost 195
almost 200. Monthly, bayad mo. Nabigyan ka ng... 1,000. Pero yung modern, walang bayad yun. Old and new testament, modern, mayroon din ako dyan. Pati Greek and Greek, new testament lang. Walang old testament. Ito yung sa hindi na original Bible, ha? Oh, basahin to sa Tagalog. Isaiah King James to. Ito in IP. Basa. Isaiah chapter 65 verse 11. Ngunit kayo na nangagpapabaya sa Panginoon na nagsisilimot ng aking banal na bundok na nangaghahanda ng tulang para sa kapalaran at pinupuno ang saro ng alak na haluan para sa kaupulan. Oh. Eh, baka dito ha. Dito, basa. Ngunit kayo na nagtakwil kay Yahweh at lumilimot sa aking banal na bundok, kayo na sumamba kay God at Mini, mga Diyos ng swerte at kapalaran. Yahweh dito. Tapos God at may Mini na. Diyos ng swerte at kapalaran daw. Dito, walang binanggit na Mini at saka God. Pero, Panginoon, sa English, Lord. Ngayon, dito muna tayo kay God, yung limang Satan. Ang limang Satanas, hindi na pinasok sa 66 book to. Kasi nabisto sila. Walang alam ang tao. Pero kasama to sa Bible ng original. Sa buko at Enoch, basa. Ang aklat ni Enoch, Kabanata 69, verse 3 to 12. Ang mga pangalan at tungkuli ng mga nahulog na mga anghel na mga Satanas, ang lihim na panunumpa. At ito ang mga pinuno ng kanilang mga anghel at ang kanilang mga pangalan at ang kanilang mga pinuno sa daan-daan at higit sa 50 at higit sa 10. Oh, may anghel silang under lang, may 10, may 50, may 100. Mga anghel na hulog ha, o na Satanas. Sabi ng Pupupinok yan ha. 65, 69, 313. Ang pangalan ng una ay si Gikon. Sa makatuwid bagay ang nagligaw sa lahat ng mga anak ni Alahayam. At ibinaba sila sa lupa. At iniligaw sila sa pamamagitan ng mga anak na babae ng mga tao. At ang pangalawa ay pinangalan ng Asbel. Siya ay nagbigay ng masamang payo sa mga banal na anak ni Alahayam. At inilagaw sila na lupa't kanilang dinumhan ang kanilang mga katawan ng mga anak na babae ng mga tao. At ang pangatlo ay pinangalan ng Gadril. Siya ang nagpakita sa mga anak ng tao ng lahat ng hampas ng kamatayan at nilinlang niya si Eva. At ipinakita ang mga sandata ng kamatayan sa mga anak ng tao ng kalasag at ng damit ng baluti at ang tabak para sa pakikipagbaka at lahat ng sandata ng kamatayan sa mga anak ng tao. Okay, ang tanong, sinong fallen angel ng Satanas na naglilang kay iba? Anong pangalan? Gadriel. Oh, Gadriel. Gadriel, buong pangalan. Pag simula lang, God. Gadriel. Siya ang nagliglang kay iba. Siya yung pumasok sa ahas. At siya rin nagbuntis sa iba, anak niya si Cain at saka si Lulua. Ngayon, alam mo na ito, pagkatapos, tatawag ka pa ulit, oh thank you God, sa blessing. Natanggap ko, pumasok sa dikas ko, kaya lang 100,000 na wala din yung dikas ko. Wala, mas matindi ang parusa mo kaysa mga walang alam. Mas matindi ang parusa mo sa judgment eh. Ilagay ka sa impyerno, sobrang init yun. Kaysa iba na impyerno, medyo init-init. Pero sobra sa'yo kasi biro mo yung ginawa mo ha. Nagpasalamat ka kay Satanas, kay Gadril, na nagbilang kay iba sa blessing na natanggap mo. Ano nangyari? Totoo bang nawala rin ang 100,000 sa dikas mo? Kung totoo yun, nagsabi ka ng totoo, pag sinungaling, sinungaling ka, dagdagan pa ng apoy, parusa mo sa impyerno. Magsisinungaling, para lang makatakas sa bayaran, pira-pira lang kaligayahan mo, ang babaw lang pala ng kaligayahan mo, kaligayahan natin pang taas, pang langit, pang lupa.
Dahil hindi naman tayo magtagal dito eh. Kung magkakataon na magkatuluyan ang gera ang China at Amerika, tapos ito ang battleground sa atin, ikot tayo lahat. Isang Mumbai ano dito, malapit na yung zombie sa atin dito. Kaya ngayon, kung hindi ka ano, balimbing ka, yung sa pulutin ka sa interno. Lahat ng mga sinasabi sa mga ngaral sa tama, susumbat sa iyo yan sa Jasmine League. Ang talagang kung kinabukasan ang hinahanap mong ano, yung magsunod buhay, hindi lang dito. Pag dito ang siraan, saya-saya ang sigasi. Pag sa silipan niya, pupunta tayo. Yeah. Pupunta tayo ng pirang, sige-sige! Sa iyo, pirang! Pag sima tayo! Pag sa akin, ang lamya-lamya mo. Pag sa pira makamundo, ang bilis-bilis mong kumidos. Pasaway. Hindi ka naiyak na lahayan niya. Nakapahiya. Sabi ko na. Bato-bato sa langit, tamaan bukol. Kayo na nalilipid sa channel. Bato-bato sa langit, tamaan bukol. Oh, sabi na po ang grupo. Bukol talaga. At mula sa kanyang kamay ay lumaban sila sa mga nananahan sa lupa mula sa araw na iyon at magpakailanman. At ang ikaapat ay pinangalanang Pininwe. Tinuruan niya ang mga anak ng tao ng mapait at matamis at tinuro niya sa kanilang lahat ng mga lihim ng kanilang karunungan. At tinuruan niya ang sangkatauhan sa pagsulat gamit ang tinta at papel. At sa gayon ay marami ang nagkasala mula sa kawalang hanggan hanggang sa kawalang hanggan at hanggang sa araw na ito. Hindi pala alaw ni Ayahawa na tayo marunong magsulat o magsibasa. Hindi na po na kailangan magkaroon. Ang pulling engine nagtuturo eh. Eh, sino yan? Si Pinimwe. Kasi marunong tayo magsulat, magbasa. Kaya pala sinabi ng mga ngaral na ang labis na pag-aaral ay pahirap sa katawan. Oo. Sapagkat ang mga tao ay hindi nilikha para sa gayong layunin upang magbigay ng kompirmasyon sa kanilang mabuting pananampalataya sa pamamagitan ng panulat at tinta. Sapagkat ang mga tao ay nilikhang eksakto tulad ng mga anghel sa layunin na sila ay magpatuloy na dalisay at matulid. At ang kamatayan na sumisira sa lahat ay hindi maaaring humawak sa kanila. Ngunit sa pamamagitan nito, ang kanilang kaalaman, sila ay namamatay. At sa pamamagitan ng kapangyarihan ito, inuubos nila ito. Ano nangyari o? Buko binok ba? Tuloy. At ang ikalima ay pinangalan ng Kasadya. Ito ang nagpakita sa mga anak ng tao ng lahat ng masasamang pananakit ng mga espiritu at mga demonyo at ang mga pananakit ng embryo sa sinapupunan upang ito ay mawala. At ang mga pananakit sa kaluluwa ay ang mga kagat ng ahas at ang mga pananakit na dumarating sa tanghaliin ang anak ng ahas na nagmamalang Ay, mga ang sitan ha. Ngayon, may mga Hebrew-Israelite din, remnant, na hindi maniwala sa Pilipino. Gusto nila yung Bible lang na 80 books, yung King James 1611. Ayaw nilang nagan, ang sa Ethiopia, 120. Yung mga Hebrew-Jewish doon, Israelite, sa Ethiopia, 120. Sa iba sa Amerika, ang iba naman dito, 80 books lang kami. Hindi niyo alam ito. Pag gano'n, pula ang nalit niyo. Gadriel was the third of the five Satan who deceived him. Si Gadriel ang ikatatlo sa limang Satanas na nanlinglang kay iba. Sa lima ha, si Gadriel. Saan ba ang mataas sa daliri? Oh, ito, no? Gano'n agad, no? Oh, Godwell yan. Oh, siyo. Ito ang mataas.
Siya, siya nagabuntis kay Iba eh. Nakaanak pa kay ano? Nakaanak pa kay Iba? Na Iba, dapat mag-asawa kayo, dapat mag-anak kayo. Ay, ada na may ignorante, how to do it? Oh, ito, ito, ito. Gayahin mo pa lang. Ito, ano? Eh ngayon, mga bata ngayon, alam na, hindi na magpaturo yun. Ngayon, five Satan or five Lucifer. The Book of Enoch refers to the collection of five jinn. Asbel, Gadret, Sadia, Elimi, and Egon. As the five Satan. Anong sabi nitong mama nito? Lucifer is God, declared by Pope Francis. O, sino yung si God? Si Lucifer, Satan nga. Si God yun nga yan. O, yan yung sinasabot ako nito. Ngayon, nag-God ka pa si Lucifer yan. Oh my God, thank you. Salamat God. Thank you, my God. Sa blessing na tanggap ko. Thank you. Thank you. Ay, nako. Para wala kang alam. Alam mo yun, ha? Ito na nga, so ayon to pa, si God din si Lucifer yan, limang Lucifer. Papa Diyos. Sino pa dito mag-God-God pa? Thank you kay Lucifer. Thank you, Lord. Thank you, God rin. Ngayon, sa Tagalog, ha? Ito, Genesis 1:1, Diyos ay ginagamit, ha? Ayan, alam na natin to, ha? Diba? Na sa pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Oh, yung mga langit dapat yun eh. Pero Diyos dinamit sa Tagalog. Ngayon, Sios sa Greek. The dead, Dios. Tagalog, Dios. Sa English, God. Sios sa Satan. Holy leader. Ngayon, Dios is the chief God in Proto-Indo-European mythology. He is also known as Zeus in Greek, Zeus Latin, Zeus in Greek, and Zeus in Spanish, Zeus in Tagalog. Ayan. Ngayon, Sun God, Son of God on Europe. Pariyo ang pronoun sa Sun at saka Sun, pariyo lang araw. Isa, Son of God, Zeus, Son of God. Ayan. The name Jesus is rooted in European pagan sun worshiping Greek name, ending with a sos. Sos. Well, attached by the Greek to names and geographical areas as names to give honor to the supreme deity, Zeus. Ngayon, sino yan? Si Zeus. Foreign ninja pa rin yan. Hindi lang yan. Basa. Apocalypse chapter 2, verse 12 to 13. Sa Pergamon, kung saan naroon ang trono ni Satanas. Ang Pergamon altar ay isang napakalaking istruktura na orihinal na itinayo noong ika-2 BC sa sinaunang Griego na lungsod ng Pergamon. Ang templo ay nakatuon sa Greek god na si Zeus. Ang Pergamon altar ay ipinadala ng Ottoman Empire mula sa orihinal nitong excavation site ng isang German archaeological team na pinamumunuan ni Carl Jungmann at muling itinayo sa Pergamon Museum sa Berlin noong ika-19 na siglo. Kung saan makikita ito sa iba pang mga monumental na istruktura tulad ng Eskar Gate mula sa Babylon. Sino ang God na upo sa simbahan ng Pergamos? Si Zeus. Basa, ito na, aktual na ito ng Apocalypse. Sige. Apocalypse chapter 2, verse 12 to 13. At sa anghel ng iglesia sa Pergamos ay sumulat ka. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may matalas na taba na may dalawang talim. Nalalaman ko ang iyong mga gawa at kung saan ka tumatahan. Sa makatuwid bagay kung saan naroroon ang upuan ni Satanas. At pinangahawakan mo ang aking pangalan at hindi mo itinatanggi ang aking pananampalataya. Kahit noong mga araw na si Antipas ay aking tapat na martir na pinatay sa gitna ninyo kung saan naninirahan si Satanas.
Sino yung sa Pergamo? Si Satanas, ang pangalan niya? Sios. Si Sios. O oh, yan. Ang linaw na. Apocalypse chapter 2 yan. 12 to 13. Ayan. From Sios to Jesus. Yan. Isa lang yan sila. Satanas. Ang daming nagsimba kay Satanas. Jesus. You're the sweetest name of all. Jesus. You're only another. Sinong sinamba? Si Satanas. Si Sios. Si Jesus. Isa lang yan. Was Jesus Christ a Christian God invented by Rome to replace multiple pagan God worship? Multiple at that time. Pinag-isa lang ang mga, lahat ng mga foreign angel, pinag-isa lang sa pangalan ni Jesus Christ. Pinag-isa lang. Pag sabi mo Jesus Christ, nandoon na lahat ng foreign angel. Sino is Christos? Jesus Christ. Sino is Christos? Sino yung mga Christian? Sino sinamba niya? Si Satanas. So sa madaling salita, if you are Christian, you are belong to Satanic Church. You are belong to Satanic Church if you are Christian. Ang linaw, di ba? Akala ba nyo nagsimula ang Christianity dito na sa 325 AD? Dito pa, 305 BC pa, kay Serapis Christos. Yan. Nakakaawa kayo. Nakakaawa kayo. Kami, nakakaawa kami dati, ngayon din na. Kayo na lang. Nakawala kami. Ngayon, kung gusto pa ninyo, mahala kayo. Hindi na kami mapunta sa impyerno, kayo naman eh. At least wala na kaming pananagutan dahil maliban lang kung tamad-tamad kami mangarap. Tamad-tamad kami magturo. Pero, nangungugat ng leeg. Ang dami mga kapatira, mga pastor, nangangaral sa lansangan, nag-street preaching, para lang marating sa inyo, pero nagbingi-bingian kayo, masyado kayong in love dito. Tapos, ginagay pa yung macho kay Jesus rin, maghari Satanas, maghari sa, yun ang literal dyan, maghari si Satanas. Wala niyong kalam-alam na si Satanas yung pinahari niyo, yung Jesus rin. Sino ang pisimono sa Cebu yan, kay Usminya? Marami kong kilala mga pastor na membro ng Jesus reign. Jesus, Satan, maghari ka, Satan. Wala kayong kamalimanay. Nako, linilang na linilang talaga ang buong mundo. Nakakaawa. The true name of Christ. Research. Rebel. That the name Jesus is linked to the Greek sun god Zeus. Come out of here, my people! Umalis! Sabi ni... Ni ano ha? G. Umalis kayo dyan sa Christianity! Come out kayo, my people! Sisitan yan, sinamban nyo. Samba kayo ng araw. Babasa. Ezekiel chapter 8, verse 14 to 17. Dinala niya ako sa pintuan sa hilaga ng pagpasok sa templo. At doon may mga Romay na nanangis para kay Tammuz. Sinabi sa akin ni Yahawa, nakikita mo ba yan? Kasahol pa rin yan ang makikita mo. Dinala niya ako sa patio sa loob ng templo. Sa pagitan ng palpunahe at ng altar ay may nakita akong mga 25 tao. Nakatalikod sila sa templo, nakaharap sa silangan at sumasamba sa aral. Sinabi sa akin ni Yahawa, nakikita mo ba yan? Maliit na bagay ba ang ginagawa ng sambahayan ng Huda?
Nasunuin ang karasan ng buong lupain. Lalo lang nila akong ginagalit sa ginagawa ni Yahweh. Nagalit? Sino nagalit? Yahweh. Yahweh. Kanino siya nagalit? Sa laging imang lalaki. Lalaking mga taga ano yan? Hitil ba yan? Hindi. Hebrew yan. Hebrew. Tribe of Judah. Tribe of Judah sila eh. Mga pasaway. Sumamba ha, sa bayan ng Huda. Nagsamba sa araw. Sunday is well known at the first day of the week. Ang Sunday, well known first day of the week. Ano bang pampito? Sabat, Saturday. A Hebrew word signifying rest. Sunday was the name given by the mga Hintil. So the first day of the week because it was the day on which they worship of the sun. Kayo nagsasamba pa ng Sunday. Nagsamba kayo sa araw. Kasi, ano kasi, may mga trabaho kami sa Batu eh. So, ano, eh. Kung may gusto, maraming paraan. Kung ayaw, marina. Sige. Ayaw nyo. Tuloy kayo magsamba sa araw. Sabi ni Hawa sa mga taga-Judan, lalo lang nyo akong ginagalit. Paano ibibigay ang blessing sa'yo? Blessing mo na pa, iskumpiyano pa rin. Kasi pasaway eh. Pasaway kasi. Eh, Tibor. Ay, ganun pa rin. Para mas pasaway mga membro. Okay, Tibor. Okay, ano? Eh, BPM. Ganun, pasaway pa rin. Wala pa rin mangyayari yan. Hanggat pasaway, pasaway tayo. Sabi niya, lalo lang ninyo akong ginagalit sa ginawa ninyong iyan. Paggalit si Abay Hawa sa ating ginawang mga pagsuway, walang blessing darating, wala talaga. Yan, matandaan natin. Son of God. Oh, Son of God. Sino yan? Oh, Jesus, diba? Black na sarin. Kaya po. Oh, ano bang nakalagay sa ulo? Araw. Araw! Oh? The truth will set you free. Hindi nyo na po na yan. Nag-Jesus, Jesus pa yung black na sarin, black na sarin. Kasi Diyos na swerte kapalaran. Si God rin. Oh, yan. Nako. Ah, tinanong ko ang si Ian. Ano ba tamang pagsamba? Tinanong ko siya. Kikiramin ba sa Tora? May I ask you about Sunday worship and Saturday worship? What is the day of which is Sabbath? It is Saturday? So far, we are now under or using Gregorian calendar. What is the day of which is Sabbath? Sagot niya, Friday sundown to Saturday sundown. Saturday. Hmm. Yan talaga, Saturday. Oo, oh, nagtanong ko sa kanya. Oo. Oh. Oh. So, no, iba naman. Si Kanaban, Yahawala, tinanong ko. Sige, pasa. Shalawang ak, Shalawang ak. May I ask about weekly Sabbath? That is Saturday or not? I observe Friday sundown to Saturday sundown. Tawada akya, yaman. All praises to the Most High, Yahweh. Yan ang sagot niya. Oh. So, paglubog ng araw ng Friday, Sabat na nagsimula. Kasi ang pag-change ng araw, sunset to sunset, sundown to sundown, hindi midnight to midnight. Paglubog ng araw, another day na yan. Yan ang, ano, ngayon, original noong 6 BC, yan, original, ito, Yahweh Shai, ito, ginawa ng Jesus, ngayon, tingnan natin, ha, sa original, basa. Matthew chapter 1, verse 21, at nanganak siya ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Yahweh Shai dahil ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Oh, nasaan ang Yahweh siya dito? Yun, yan. Ito, Yahweh siya. Dito, Yahweh siya. Yahweh siya, nakalagay. Original Bible to, original Bible. Ngayon, i-prove natin, Yahweh siya ito yan talaga. Ya. Ha. Wa. Siya. Siya. Siya.
Ay, ito. Yahweh Shai. Ngayon, sa modern, Matthew chapter 1 to verse 21. Ano nakalagay ito? Basa ito. Yeshua. Pero sa English, basa sa English. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Hindi lang talaga nilang mundo, no? Sa Bible nila, ng modern Hebrew at saka translation sa English na, Jesus ang ilagay sa English. Pero ang Yahweh siya, ginawa nilang Yeshua. Kahit tanggalin mo itong vowel, hindi rin mabasa ang Yahweh siya yan. Bakit? Ano ba ginawa yan? Ito, Yeshua. O, Yeshua. Yeshua. Bakit? Kasi ganito ginawa nila. Ang Banyo Hebrew, basahin niya, ano basa? Yahweh siya. Ito, basahin. Yeshua na. Kasi, eto, tinanggal ito. O, wala na dito, tinanggal. Tapos ito, binaliktad. Eto, dilipat dito. Tapos ito, dilipat dito. O, binaliktad. Para basahin, Yeshua na. Instead na Yahweh siya, Yeshua na. O, kita mo, pandulo ko nila. Original form, Yahweh siya. Tinawag Yeshua, tinawag Yeshua shortened. Tapos pagdating sa Greek, Ayan. Yahweh siya ito. Tinawag Yeshua. Tapos Yeshua. Isos. Ito, Latin. Ah, ito, Greek. Ito, Latin. Isos. Itinanggal ang O. Latin to. Ito ang Greek. Tapos sa English, hindi lalabas ang Jesus pag hindi maging Yeshua. Pag itong Yehoshua o Yahweh Shai, hindi talaga walang relasyon dito. Kaya lang, ginawa lang Yeshua para pagdating sa Greek, pagdating sa Latin, pagdating sa English, tukma. Tukma talaga. Ito ang Hebrew modern, ito ang Greek, ito ang Latin, ito ang English. Tukma. Ganun sila kaluluko. Katusong. Ganun sila katuso. Tinanggal. Nagtanggal sila. Pero, anong nakalagay sa ano? Jesus sa Tagalog. Sa English, Jesus pa rin. Tingnan mo. Hindi Jesus. Hindi Jesus. Sa Tagalog, Jesus. Sa English, Jesus. Ipag nilupo nila. Eh, sino ba yan si Jesus? Satan has many names. One of them is Jesus. So, sino sinasamba ng buong mundo? Karamihan ng mga Christianity? Jesus. Si Satanas! Si Jesus! Hindi ba niya alam kayo mga born again Christian, mga Catholic Christian, mga Evangelical Churches, pag sinamba niyo itong Jesus, si Satan yan, si Satanas yan ang sinamba niyo. Sa Vatican, diba? Satanas! Ngayon, sa mga Edomite Jew, si Satanas eh. Mga sinagong sitan sila. Ngayon, Jesus Christ, worship, morning star daw. Basa dito ha, tingnan mo yung Bible na corrupted. Ahayag chapter 22 verse 16. Akong si Jesus ang nagsugo sa aking anghel upang ang mga bagay na ito ay ipahayag sa inyo na nasa mga iglesia. Ako'y mula sa angkan ni David. Ako ang maningning na bituin sa umaga. Tingnan natin ito sa original Bible kung ito ba ang nakasulat. Lucifer, morning star, Lucifer yan. Ngayon, original Bible, basa. Ako si Yahweh Shai ay nagpadala ng aking anghel upang patotohanan sa inyo ang mga bagay na ito sa harap ng mga kongregasyon. The English. Yahweh Shai have sent my angel to testify to you these things
before the congregation. Ah, anong ginawa nila? Dinagdagan lang nila. Nagdagdag sila. Mula. Mula. Nagdagdag sa ako'y mula sa ang kanila doon. Ako ang maningning. So dito'y sumawala ito sa original. Nagdagdag sila. Sabi na bawal daw magdagdag bawas. Pero nagdagdag na sila eh. Doon sa Yahawa, siya'y si, nagbawas sila. Naging Yeshua. Tapos, anong sabi ni Yahawa siya sa original? Ako, si Yahawa siya ay nagpadala ng aking anghel upang patutuhanan. Anong sinabi ni Yahawa siya ay nagpadala ako sa aking anghel? Kung si Yahawa siya, anghel din siya, hindi siya si Yahawa. Sabi na, ako ay nagpadala sa kasama kong anghel. Kayong mga naniniwala na si Yahawa siya, hindi talaga yan si Alahayam, high ranking angel, maling-mali kayo. Aralin niyo itong original Apocalypse chapter 22 verse 16. Magbabayad lang kayo. Kuha ka sa Play Store, babayad lang kayo ng, ng original Hebrew na itatranslate. Yan. Ito lalabas. Malalaman ang katotohanan. Pinagluloko tayo sa mga translation. Pero mabuti lang, mayroon na tayong tinatawag na Hebrew translator. Kung walang Hebrew translator, sa mahabang panahon, hindi natin mabubulgar, hindi natin makatanggalan ng maskara sa tanan. Pero dahil sa Hebrew translator, high-tech na ngayon, nabibisto ang mga kalukuhan sa tanan. Ngayon, eto, yung Jesus 666, di ba? Ngayon, ang Jesus 666, ayon to dito ha, times 9 na lahat. Kasi bakit 9? Kasi ang 9 kasi gusto nila, lucky 9. Ngayon, ang cross, 666 din. Ang Lucifer, 666 din. Ngayon, tingnan mo ang cross. May ahas. Ngayon, anong ginawa ngayon sa kasimbahana ng mga simbahan ni Satanas? Naglagay ng tila. Ahas yan. Galang ipa, si God rin. Wala na ang born again Christian, that is the church of Satan. Si God, God rin, si Satan, tapos ito, cross, 666, tapos yung ahas, ginagin yung tila. Simbolic ng ahas yan. Ito, ahas. Kayong nanonood. Hindi nyo na po na yan. Akala nyo sa langit ay mapunta, no? Hanggat yan ang paniwala mo, impyerno ang bagsak nyo. Sabihin ko sa inyo totoo, pag hindi kayo gumising sa katotohanan, hindi kayo mag-aral dito. Hindi kayo sa kampungan pulutin, dagat-dagat ang apoy. Nagkaawa. Ngayon, ito tayo. Yung G. Ano yung G sa Hebrew? Kasi sa English? Yes. Ang source, ito source yun ha, ay horse. Yes, horse, oo, kabayo. Ibig sabihin yung Jesus, oo, kabayo. Yes, horse. Yung word na Jesus. Ngayon, sa Latin naman tayo, ito ha, Latin, English. Yes, ang G, yes. Ang source ay pig. Yes, pig, oo, baboy. Pag ilatin mo, Jesus, yes, pig. Sa Tagalog, oo, baboy, hayop. Ngayon, is, kabayo, is, baboy, Jesus. There is no salvation into animals by invoking his name is actually invoking two animals. Walang kaligtasan sa dalawang hayop sa pamagitan ng pagtawag sa pamagitan pangalang ito na aktwal sa pagtawag sa dalawang hayop. Dalawa pa lang ha. Mayroon pa isang hayop. Ito, National Geographic ha, sabi, si Jesus Christ, sino yan? Jesus Christ. National Geographic sabi, basa. Ang basilisko sa isang ginos ng malaking panit butikit na karaniwang kilala bilang basilis na katutubong sa Timog, Mexico, Gitnang Amerika at Hilagang Timog, Amerika. Ang ginos ay naglalaman ng apat na uri ng hayop
na karaniwang kilala bilang Jesus Christ Butiki, ang simpleng Jesus Butiki, dahil sa kanilang kakayahang tumakbo sa tubig na makabuluhang distansya bago lumubog. Ang Jesus, kabayo, baboy, Butiki. O, mayroon pang isa. Mayroon pang isa. O, yan. Eto ha. Sabon, please. With this hat. O. Eto naman, Catholic Pope with this hat. O, yan. Si Dagon. Dagon, please. Alamin natin sino ba ito si Dagon. O, yan. What is known about the Dagon? Mentioned in the 1 Samuel chapter 5 verse 2. O, basahin natin ha. Basa. 1 Samuel chapter 5 verse 2. Kinaumagahan, nakita ng mga taga-Asdod na nakasugsob ang ribulto ni Dagon sa harap ng kabahan ng kipan ni Hawa. Kaya, binuhat nila ito at ibinalik sa dating lugar. So, yung kabahan na tipa na mayroong dalawang papa na bato sa Ten Commandments gilagay doon, ngayon napunta doon, gilagay nila sa simbahan ni Dagon. Eh, kinabukasan, nakita, baksak ng riburto ni Dagon, yung peace god na, ayan, o, ayan, si Dagon, o, ayan, o, o, tingnan mo sombrero na sa tupapa, o, o, polo ng isda, o, religious might or from Babylonian, o, ayan, o, basa. Ano ang ibig sabihin ng salitang Dagon sa Biblia? Si Dagon sa Biblia, isang Diyos na sinasamba ng mga Pilistiyo na kinakatawan bilang kalahating tao at kalahating isda. Kalahating tao, kalahating isda. Kalahating isda, ngayon. Dagon, peace God in Egypt. Yan, no? Ngayon, Dagon worship the peace God in Christianity. Sino yan sa Christianity? Eto, pangalan to. Pangalan na, ayan, Jesus. Jesus face symbol sign of the peace. Jesus, Ictus, Jesus face symbol. Sino yan? Hindi lang siya kabayo, hindi lang siya baboy, hindi lang siya butike, isda pa. Si Jesus. Oh, meron mo, hayop talaga, oh. The secret food, oh, the origin of the Jesus peace. Yan, oh. Isda, kapalang Jesus ka. Sige. Ano ang kahulugan ng isdang Jesus? Ang kwento ay maaaring makita bilang isang metafora para sa libreng regalo na ibinigay sa atin ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang nagbabayad salang kamatayan, ang ating kaligtasan. Ang salitang Griego sa loob ng isda ay Ictus, na nangangahulugang isda sa Griego. Isa rin itong acronym para sa pariralang Hesukristo, anak ng Diyos, tagapagligtas. Yan ang paniwala ng born again. Yan ang matay si Jesus dahil sa kamatayan ay naligtas daw. Tama ang faith. Synonyms doon sa ginawa ni Yahawashay, Hamashaya. Kaya lang, hayop naman yan. Isda. Isda naman yung Jesus nila. Hindi yung original na Savior. Isda. Ngayon, the meaning of the Jesus Christ symbol. The meaning of Jesus Christ symbol. Yan, oh. Isda. Oh, yan. Puro Jesus. Yan, oh, Jesus. Jesus Christ. Christian Christ symbol. Decor by chic costume design. Yan, puro Jesus. Jesus, oh. Ngayon, yan. Jesus. Jesus. May cross pa, oh. 666. Jesus face cross, Christian iron on the heart. Oh, yan. May cross. Oh, yan. BBS yan eh. Oh, Jesus. Pero mo ah. Oh, yan. Kita mo. Estado. Estado ang kalukuhan ninyo. Oh, basa. Ano ang tatlong pangunahing simbolo ng Christianismo? Tatlong mahalagang simbolo, ang cross, isda, at ang mga letrang Greek na alpha at omega. Yan ha, alpha omega ha, satanic din yan. Greek kasi hindi si Hebrew yun eh. Alpha, beta, gamma, delta, epsilon, sita, theta, yung nakaparamdam mo. Cross, sinurin mo tayo, rosig, mata, physique, omega. Alpha, simula, dulo, omega.
Hindi yan Hebrew. Ah, Greek yan. Sino yung Greek? Sino yung mga nagsasamba ng fallen angel? Oh. Ano ang simbolo ng Kristiyano? Cross. Isda. Pangalawa, isda. Pangatlo, Alpha Omega. Na, magbabanggit pa kayo ng Alpha Omega? Hindi na. Satanas, sorry. Simbolo ng satanism yan. Sorry. Oh. Tuloy, basa. Sino ang Diyos ng isda sa Kristiyanismo? Ang simbolo ng ektis o isang isdang Jesus ay isang palatandaan na karaniwang ginagamit upang ipahayag ang isang kaugnayan o kaugnayan sa Kristiyanismo. Ang isda ay orihinal na pinagtibay ng mga sinaunang Kristiyano bilang isang lihim na simbolo. Ngunit ang maraming mga pagkakaiba-iba na kilala ngayon ay unang lumitaw noong 1980s. Oh, lumitaw na. Naburgar na noong 1980, pero lihim niya nila tinago yung isda na si Jesus yan. Christ Dagon. Oh. Na si Jesus, si Dagon. Ibig sabihin si Jesus, sa yun si Dagon. Oh, tuloy. Si Dagon ba isang Libyatan? Ang Dagon. Dagon ay isang hindi kapani-paniwalang matalino at makapangyarihang Gourmet World Fish Beast. Ang pinakamalakas sa kanila ay itinuturing na isa sa 8 kings at ang pinuno ng Area 8 at kilala bilang Beast King, Libyatan. Oh, si Dagon, di ba siya si Jesus? Right? Si Dagon, Jesus? Siya rin si Libyatan. Ano yung Libyatan? Alam niyo po nung Libyatan? Ha? Ah, yan ang Libyatan. Libyatan, God. Ah, yan. Demon. Nasa dagat yan, demonyong isda. Ah, yan, oh. Ah, Libyatan, di siya demonic. Ah, yan. Parang dragon, pero sa tubig na siya nakatira. Oh. Ngayon, basa. Sino? Si Dagon ba sa Biblia ay isang anghel? Si Dagon ay posibleng bumagsak na arkanghel at isang mataas na ranggo na prinsipe ng impyerno na sinasamba bilang Diyos ng agrikultura at isda sa mga Pilistiyo at ilang Mesopotamia. Hmm. Sino si Dagon? Siya pala si Libyatan at the same time siya si Jesus Christ at the same time siya ang high, ang mataas na ranggo na prinsipe sa impyerno. Siya ay isang anghel, si Dagon, bumagsak sa na arkanghel. Ibig sabihin, si Jesus Christ ay fallen angel, the high-ranking angel, Lucifer din. Yan ang sinasamba ng mundo, oh, Libyatan, fallen angel. Ayan na siya. Pag umaawang siya sa tubig, the prince of hell, prinsipe sa impyerno, si Libyatan. Siya ang fallen angel, ano, at hindi na ano, ayan. Uy, ito kumuli yan. Kaya, sa dagong basa. Sino ang sumamba sa hayop o halimaw? Answer. Si Jesus Christ. Siya ay kabayo, ay baboy, ay butiki, ay isda, ay libyatan, at fallen angel. Sino ang hayop, halimaw o fallen angel? Siya si Jesus Christ, ang sinamba ng mga Kristiyano. Oh, ang sinamba ng mga Kristiyano, isang fallen angel, si Jesus Christ, baboy, kabayo, botike, isda, at libyatan. Oh, wala. Walang kamalay-malay kayo, mga nagsamba kay Jesus Christ. Sabi niya, hindi ko maluwanas Jesus Christ, maraming himala sa buhay ko. Oh, maraming maya. High-ranking angel yan eh. High-ranking angel yan, si Jesus Christ. Sinamba na pala noong mataas ang ranggo, prinsipe ng impyerno yan. Sinamba na pala yan ng mga Pilisteyo. At saka sabi sa Putang. Pinag-isa na ang pangalan ng Jesus Christ sa lahat ng mga pagan goddesses. Pinag-isa na kay Jesus Christ. Lahat ng mga fallen angel. Pinag-isa. Pero siya ang tinuturo. Jesus Christ. In the name of Jesus, I rebuke po Satan. Satan, i-rebuke mo. Pero ang ginamit ko si Satan din. Wala. Ignorant kasi kawawa ang mga Christian, pastor, Christian. Kawawa kayo. Kawawa. Mag-reserve niya kayo kasi itong mga huling mga oras ay distado ng maskara because of the Hebrew translator.
matranslate na yung original Bible to English, to Tagalog, ano bang gusto ng lingwahe, matranslate na. Yan. Oh, basa. Pahayag, chapter 13, verse 15 to 18. Pinaintulog din sa kanya na bigyan niya ng buhay ang larawan ng unang halimaw. Kaya't nakapagsalita ang larawan at ipinapatay nito ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya. Sa pilitang pinatataka ng ikalawang halimaw ang lahat ng tao sa kanilang kanang kamay o sa loob, maging sila'y dakila o hamak, mayaman o mahirap, alipin o malaya. At walang maaari magtinda o bumili, maribang sila'y may tatak ng pangalan ng halimaw o ng bilang nakatumbas niyon. Kailangan dito ang karunungan. Maaari malaman ang sino mang matalino ang kahulugan ng bilang ng halimaw. Sapagkat ito'y bilang ng isang tao, ang bilang ay 666. Pero sa matalino daw, malalaman niya kung sino yung halimaw na yan. Ang halimaw na yan, marami sa pangalan, di ba? Hayop. Bibiyatan. Anong hayop? Babayo. Butike. Baboy, isda, bibiyatan, polinigil pa. Ngayon, ilagay sa kamay at sa noo. Yan. Lagay. Sa noo. Mark of the beast. Ngayon, paano na yun? Nag-viral ito sa Pilipinas. Nag-viral ko sa Pilipinas. Nakita niyo? Yan. Ano sa bayad siya nang bumili siya. Ito nang tinakita niya. Ganun, oh. Mayroong microchip na ditong ang microchip ba ay 666 ba yan? Ngayon, pagdating sa BC, itadaan na dyan ang pera. Magpalagay na dyan. Trillion dollar ang katapas sa akin. Sa Central Bank, magpalagay lang ako dito. Nakita ko nga sa pasabili ng pinangihan ko. Trillion dollar din, ha? Kung pera lang yung after ko, noon pa. Pati noon pa, ipamember ako na yung pinangihan ko. Kasi susuplayan ka nila, pero kaluluwa mo, under ka nila. Ito si anong nagkontak kung lalaki. Ayan pa nila, Illuminati. Si Vice Ganda. Grace Aquino. Direkta ba ka? Direkta ka pa lang sa Bingo Dinam. Tawag pa sila. Yan. Libro na rin siya eh. Oo. Kapag halimaw. Yan, microchip. Sabi na, paano maging 666 yung microchip? Kaya sabi. Ito ha. Sa giant computer found and located in Brussels, electronic Germany. Ang pangalan niya, international number, which is 666. Ang pangalan sa international, Brussels, letter B, electronic E, accounting E, surveillance S, terminal S, this, halimaw. Ito yung given number, ha? Yung word na computer, ito yan, ha? Number. Ngayon, ito yung given number, yung word computer, ang C, ay 18. Ang 90, 0, yan. Pag ito pa lahat yan, ay 666 ang computer. Ngayon, ito. A microchip or biochip is a computer chip. Therefore, matches the number 666. Ang microchip ay computer chip yan. Computer chip yan. Parang SIM card natin. Computer chip yan yung SIM card natin. Kaya lang okay lang kasi ilagay mo sa cellphone natin. Pero once itanim mo yan sa katawan mo dito o dito, ibang usapan na yan. Halimbawa, okay ito, ilagay sa cellphone nyo sa ano, okay yan, walang problema. Pag once itanim na sa katawan mo, ibang usapan yan. Ngayon, ang katumbas, pera. Magpalagay kayo. Sabi ko, ang mga anak lang yung pasaway, yung magpalagay lang, palagyan, para doon ang pera niya. Para siya makabili, makapinda. Kaya kay Javis na ibigay. Sino yung mga anak na pasaway? Pero kayo, pag malagay kayo, yan owner si visitan. So, may naging kasi, pag magpalagay kayo, hindi talaga kayo ilate.
nag-ilik-ilik ka lang. Kasi ang ilik, ipaglaban talaga niya, I never. Katulad sa akin, ha? Ang ito ni Pastora Inger, yung ninong namin, pinag-review niya, kinakita ko niya, di ba? Pinag-review niya lahat tayo. Kasi ako ang founder ng ano, yung Astri Pink. Ipa-incast doon sa ano? 1 trillion US dollar. Central Bank. Pero kailan, lalagyan daw ako para mamonitor ako. Kasi laking pera yung baka pinakpin daw ako. Pagkita ayaw ko. Ano yung mamakuha dito na ita? Sabi ko, Pastor Gibson, hindi ako chairman ng Afri, Iron Chairman. Eh, si Boy ang presidente. Si Boy, ayaw ka niya. Hindi naman ako chairman eh. Chairman ako para dito. Presidente lang siya. Sekretary si ano, Pastor Gibson, ako ang chairman. Na-chairman talaga yung lagyan. Eh kung tinanggap ko, ang dami kong bahay, mga mansion. Pero may make-usip na ko, oh, sir, nag-usipan na. Pasaya ka sa ano, siguro magkakarang sasakyan. Hindi siya mo. Eh lang, dito lang, masaya ka. Pag matigo ka, apoy ka nang punta. Hindi kaya bote ni sa'yo. Isa lang, isang tukso yan, may isa pang tukso. Kaibigan kong nagsasak sa akin na dating US military sa Subic, marunong mag-Tagalog eh. Limbro na Illuminati. Ipamimper ko. Sabihin ko lang daw ang hingin ko taon-taon. Ibigay para tulong sa ministry. Para makabili daw maraming mga simbahan. Sabi niya. Sabi niya, pupunta ako sa Pilipinas. Ngayon, nasa airport na siya. Nagtitake sa akin. Sabi, punta ka sa airport. Magkita tayo. Ayaw ko. Sabi ko, ikaw pupunta sa Manila. Airport yan. Diretso ko sa Davao. Anong sa ito Davao? Kay Siguloy siya. Siguloy, Siguloy. Illuminati ko. Pag tinanggap ko, dalawang opportunity yun. Ibang sikat, sikat supoy na ko dito sa air na to. Tingnan mo. Si Felix Manalo. Tingnan mo natin yun ba? O, sikat supoy. O, si Robin Padilla. Si Bradley Eddy. Si Kikuloy. So, dami silang nagpa-libre yung natin. Sikat si Paul sila. Kaya mamatay, interno ka na. Kaya sa Midison, yung doon na rin mo. Yung larangan ng hayop. Hindi ka makapagbili. Ayan. Sa tinda. Yung hayop. Ayan. Ang mark of the beast, si Jesus Christ, ay ito ang tulay. Papuntang Imperno, Jesus Christ. Ngayon, basa. Pahayag chapter 14, verse 9 to 12. At sinunod sa dalawa ang ikatlong anghel na sumisigaw ng malakas. Sino mang sumasamba sa hayop at sa larawan nito at nagpatatak sa kanyang noo o sa kamay, ay painumin ni Yahawa ng alak ng kanyang puot na walang halong ibinuhos sa kupa ng kanyang galit. Pahihirapan sila sa apoy at asopre sa harapan ng mga banal na anghel at ng kordero. Ang usok mula sa apoy na nagpapahirap sa kanila ay mag-aalab magpakailanman. Araw at gabi ay maghihirap ng walang pahinga ang mga sumamba sa hayop at sa kanyang larawan ay ang mga natataka ng kanyang pangalan. Kailangang magpakatatag ang mga hinirang ni Yahawa, ang mga sumusunod sa utos at nananatili sa pananampalataya kay Yahawa Shai. Nagpatatak sa kanyang noo o sa kamay. May crucif yan, ha? Ngayon, saan sila mapunta? Sabi na, ay, hindi naman yun. Jesus Christ, yun ang siksik, yung cross. Yung Lucifer, pero ano naman yun, hindi naman yun. O kailangan yung patatak na kami. Ay, ano talaga dito ha? Revelation chapter 14, verse 9 to 12. Yung may tatak sa kamay, at saka sa noo, lalagyan dyan. Saan nilagay? Sa impyerno, pahirapan sila araw-gabi. Sa harapan ng, ano? Langit pa mapunta? Sa impyerno. Sabihin nyo, yun na nga na, eto, tukso natin to. Pag may dumating yung design. Pag ang katampas nito, palagay. Ngayon, ipapalit niyo ang kaluluwa sa pera lang? Samantala lang? No way.
Yung panahon na yan na pinokso ako ng Illuminati at saka yung panahon dito sa tera ng ano, hindi ko paalam yung hawa-hawa siya eh. Pero tumanggi ako. Kasi may preparation para si Hawa sa akin na gagamitin ako yung harap. Eh, pero kung nag-asawa ako, natapos ko naging asawa ko, prepared ako eh. Tama ba? Pag mama pa siya, hindi eh. Tama na yung military na kayo. Hindi na kailangan ano, basta makabasa na kayo. Eh, nakapasayaro ko, doktor. Nag-drive ako ng motor pa niya. Sabi niya, anong natapos mo? Sabi niya, mag-aral ka. Ako, nag-doktor ako ngayon, nag-aral ko, working surgery. Isip-isip ko, ano? Ano pa, ano na ko, aral ko. Natapos ko, 5 taon, high school, 5 taon, college. Pagkatapos, Bible school ko. Pagkatapos, pagpunta ko Manila, 2 years, ang masiral. Kasi preparation para to dito ngayon. Mga nakikita ni Abay Yahwa, tinawag na kita noon na mangangaral ka. Kasi ikaw isa sa mangangaral sa mga ringnang na you are ibong mandaragit. Kasamahan mo. Si Richard, si Bucky, si Archie Boy. Mangaral na yan. Si Nick, sana, luwag naman. Ayaw pang pakulit. Yan, may preparation. Kung bakit? Eh kung elementary lang ako, makapuro ka ng ganito, makaresult ka ganito na. So, nakikita ni Abay Yahwa kasi doon lang sa tukso ng malaking pera sa akin, hindi ko nagpapadala. Yun lang nagpa-prostate cancer ako, binigyan ko yung 70,000 ng Koreano para magpa-opera. Eh, gumaling na pala ako, binalik ko ang pera sa Koreano, 70,000, sabi niya ba, bakit binalik mo, binigyan na sa'yo. Binigay nga for operation. Eh, gumaling ako eh. Gumalaman sa Koreano na hindi ko lang operahan kasi gumaling. Tapos hindi ko lang pera. Sabi niya, alam mo, bisa kung ikarap ay inaantira mo. Pag hinaan mo, buhay. Eh, kasi lalaki ako eh. Kung kainaan ko, lalaki din. Ito, usapan niya. Alaw ka ba kasi Hebrew Israelite? Hindi naman nun. Mini wives. Narapatawa ko doon. Oh, mahirap kung kainaan ko lalaki. So, hindi pa na ba? Pira kainaan mo, bisa? Anong kainaan mo? Babae. Ewan ko, kailan babae, hindi lalaki. Kung kainaan ko lalaki, nang hipo. Mapalaya. Pumunta na sa bansa. Oh, yan. Ayan. Ganon. Ilan lang kaya hawa sa'yo? Ang dami dito. Basahin natin ito sa Tagalog, ha? Tagalog, basa. Matthew chapter 7, verse 13. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan, at ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makipit ang daang papunta sa buhay at kakaunti ang nagdaraan doon. Papunta sa buhay na baranggan, ilan lang, konti lang, makipot ang pintuan. Pero papunta sa pamakan, marami, maluwag, kasi maraming Christian. Ang dami. The biggest religion in the world is Christianity. Ang mga masyamit, ilan lang tayo? Konti lang. Ang dami ito ngayon. Kasi ang malapad, dito kasi sikat kasi dito eh. Marami kami. Sikat. Sige, sikat. Sukoy kayo. Yan. Ano sabi na Hosea 4:6? My people are destroyed for lack of knowledge because thou hast reject knowledge and were also reject thee. I-reject kasi nila. Ayaw na mag-research. Mapunta sila sa impyerno. Ayaw tumanggap. Katulad ng mga kapatid nito. Ayaw tayo. Ayaw nila. Ayaw nyo. Yan. Yan. Gusto nyo dito? Punta? Yan. Yan. Ito ang tirahan magpakailanman. Yan. Gusto nyo yan? Yan. Yan. Gusto nyo yan? Tapos. Pilipiatan. Punta tayo, magbibigyan na na. Mabarating siya. Simba na tayo. Ganong bis. Masira, bilis. Aba! Dito, bagsak mo, pa ganon. Ipapakita natin, para kay Hawa, mas lalong siga-siga. Pupunta to, may pira. Sige. Punta kay Hawa. Sige! Bilis! Yan!
Mas mabilis, pagpunta na Yahawa sa pagsimba. Kapag ganon eh. Abasa. Pahayag chapter 20 verse 4. At nakakita ko ng mga luklukan at may mga nagsisinuklok sa mga ito. Sila ay pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga binubutan ng ulo dahil sa patutuo ni Hawashay at dahil sa salita ni Yahawa at ang hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang mo at sa kanilang kamay at sinay ng abuhay at nagsipaghahing kasama ni Masyaya sa loob ng 1,000 taon. Maghari sila sa loob ng 1,000 taon lang. Kasi ang mga matitino talaga, bago ang tribulation, era rapture yan. Bago mag one world government, one world religion, one world currency, rarapture na ang mga matitino, the faithful Messianic. Ang mga Messianic pasaway, maiwan. Ngayon, yung mga naiwan na pasaway, na mga ngaral, ang mga ngaral tayo, maiwan tayo eh, naputulan ng liig. Maligtas din sila, maghari sila sa 1,000 taon lang. Pagkatapos sa 1,000 taon, balik sila bang kita titira. Kasi pasaway, hindi nakasama sa ano. At isang katikim na 1,000 taon maghari kasama si Yahawashay. Pagkatapos, balik sa bangkita, pasaway ka kasi, masaya! Masaya! Gagahan sila! Ayan! Ayan! Basa, baga sa Makati. Basa! Masaya ba rin? Hebrews chapter 4, verse 8. For if Jesus had given them rest, then would he not afterward have spoken of another day? Tingnan mo ha, Jesus ginamit sa English. Ano nakalagay dito? Yahawashay. Yahawashay. Pero Jesus ginawa, no? Ginawang fallen angel, Satan, hayop, halimaw. Yahawashay yan eh. Ngayon, no? Diba? Yahawashay, Yah. Ha. Wa. Sha. Ay. Ngayon, what does the Hebrew name Yahawashay mean? And it sabihin, according to a user from United Kingdom, the name Yahawashay is of Hebrew origin and means Yahawah is salvation. Yes, Yahawah ang tagapaligtas. Ayan. Ngayon, alamin natin, siya ba si Hawa na nagkatawang tao na tagapagligtas? Basa. Unang aklat ni Nathan at Sebat, Kabanata 14, verse 1 to 6. Nang magkagayoy, sinabi ni Adam kay Adayam, O Yahawa, kunin mo ang aking kaluluwa at huwag mo na ako makita pa nitong kaliliman. O dalhin mo ako sa isang lugar na walang kaliliman. Tagay. Ngunit sinabi ni Alayam na sinabi ng Alayam na Yahawa kay Adam, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, ang kadilimang ito ay lilipas mula sa iyo. Araw-araw na aking itinakda para sa iyo hanggang sa matupad ang aking tipan. Kung kailan ililigtas kita at ibabalik kita muli sa hardin, sa bahay ng liwanag na iyong hinahanap-hanap, na kung saan walang kadiliman ay dadalhin kita sa kaharian ng langit. Pero iba, ayan ang langit. Dito lang na sila. Wala kayo. Langit binanggit ito. Tuloy. Muling sinabi ni Adahayang kay Adan, ang lahat ng paghihirap na ito ay ginawa mo sa iyong sarili dahil sa iyong pagsalamsang ay hindi magpapalaya sa iyo mula sa kamay ni Satanas at hindi ka ililigtas. Hindi ka ililigtas sa Satanas. At saka ano nangyari? Pahilap dahil sa pasalangsang. Yan, pasalangsang pa mo. Sige. Pasaway po mo, Kaloy. Ngunit gagawin ko, kapag ako ay bumaba mula sa langit, ako ay magiging laman ng iyong mga kaapu-apuhan. Dahil sa aking sarili ang kahinaan na iyong dinaranas, ang dilim na tumakip sa iyo sa init na ito ay darating sa akin sa libingan.
kapag ako ay nasa laman ng iyong mga inako. Sino yon? Nagkatawang tao? Si Hawa. Nagkatawang tao? Oh. At siya si Hawa siya ay otonon. At ako na walang mga taon ay isa sa ilalim sa pagbilang ng mga taon, ng mga panahon, ng mga buwan at ng mga araw. At ako ay ibibilang bilang isa sa mga anak ng tao upang iligtas kayo. At si Alahayab ay tumigil sa pakikipag-usap kay Adan. Anong sabi? Ako ay ibibilang bilang isa sa mga anak ng tao upang iligtas kayo. Diba? Anak na siya. Tumatawag siya ang ama. Sabi niya, ang aking ama ay hawak sa inyong mga kamay. Sabi niya, hawak sa inyong kamay ang aking ama. Espiritu, umalis ka sa akin. At doon siya nalagitan ko. Depart from you. Sino yung hawak, ang ama hawak sa mga kamay ng mga tao na iyo? Sino hawak siya eh? Siya yung ama. Kasi naging tao siya eh. Sino kausap niya dyan dito? Si Hawa. Na kapag magkatawang tao siya, ayun ang nagawin niya. Takon, walang suwan. Sabihin na, ay hindi. Si Hawa, iba si Hawa siya eh. Mali, wala kang aral. Basahin niyo to. First book of Adam and Eve. At takon, nawala. Ano ito? Ano ito? Aklat ni Adam and Eve, chapter 14, 1 to 6, ha? Book of Adam and Eve, chapter 14, 1 to 6, yan. Basahin niyo yan. Kasama sa Hebrew Bible yan. Pero pag itibok sa gusto nyo, hindi nyo tumabasa, wala kayong alam. Ngayon, sa Exodus 3.15, anong nakalagay sa original? Dito, Tagalog tayo. At sinabi ni Alayam kay Moises, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel. Si Hawa, ang alahay ng iyong mga magulang, ang alahay ni Abraham, ang alahay ni Isaac, at ang alahay ni Jacob ay nagsugo sa akin sa iyo. At ito ang aking pangalan magpakailanman. At ito ang aking alaala sa lahat ng salita. Anong pangalan niya magpakailanman? Yahawa. Sinabi niya Yahawa, Alahayam kay Moses, ganito ang sabihin mo sa mga anak ng Israel, si Yahawa ang alahayam, ang alahay ng inyo, Yahawa. Yan ang proper name niya, Yahawa. Yan, Yahawa yan ang, yan. Ini yung Yahawa ha. Silent na ang sahuro. Yahawa. Malinaw. Ngayon, dito sa modern. Modern to ha. Exodus 3.15. Ano nakalagay dito? Elohim. Ano? Ano to? Eloy. Ina yan siya. Kasi may ano eh. Eloy. That's right. Eloy. May is para Elohi para Elohi. 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 Elohi na. Puro Elohi. Nabanggit. Tapos, ito. Ang basahin yan. Yewa. Pagtanggalin yan, Yahawa. Pero ginawa, Yewa. Pero ginawang Lord, ginawang God. Puro God na lang lahat. Ngayon, sino yung Lord na yan? Si Baal? Si Tan? Sino yan? Basa ang Tagalog. Unang hari. Chapter 18, verse 21. At si Elias ay nakaroon sa buong bayan at sinabi, hanggang kailan kayo huminto sa pagtawid sa dalawang sangay? Kung ang Yahawa na si Alahayab ay susundan sa kanya, o kung susundan siya ni Baal, at ang bayan ay walang sinagot sa kanya. Walang sinagot kasi, kung gamit kay Baal eh. Basta wala nga ito mga Israelita, kaya na sila ano, sino yan? Baal. Baal, Lord. Basa dito. Jeremias chapter 23 verse 27. Akala nila'y malilimot ako ng aking bayan dahil sa mga pangitaing sinasabi nila.
gaya ng paglimot sa akin ng kanilang mga ninuno at naglingkod kay Baal. If Baal means Lord, then we should not use the word Lord. Yan. Ngayon, sino yun si Baal? Sa English, si Lord? Sa Tagalog? Panginoon. Panginoon. Pinupuri kita. Si Baal pa rin yan. Sino pa magpanginoon Panginoon pa kayo dyan? Yan, Exodo. Ginawa naman niya dito. Ano kinamit na ito? Yahweh. Gamitin natin sino si Yahweh. Yan. Yahweh, Baal. Sa Tagalog, basa. Si Yahweh at si Baal ay iisang Diyos. Ang pangagat na Baal ay kasing kahulugan sa ilang kontesto ng Hebreong Adon, Panginoon, at Adonai, aking Panginoon. At ginamit pa rin bilang mga alyas ng Panginoon ng Israel na Yahweh. Sino si Yahweh si Baal? Isa lang. Siyang Diyos lang. Si Yahweh si Baal. Yahweh, Jehovah, Shintan. YHBH. Yan. Anong sabi dito ni Raymond Morgan? Christian today lack of knowledge. He did know the truth about the Hebrew manuscript name of the Most High and Messiah, as in believing the Lord Jesus. Hebrew means Baal, Jesus, o Baal. Marami talaga nagsamba kay Baal. Dapat Yahweh Father, Yahweh sa isan. Basa. Mark 16. Mark chapter 16, verse 15 to 16. At sinabi sa kanila ni Yahweh Shai, sa inyong paglalakbay sa buong mundo, pag-aral ninyo ang mabuting balita sa lahat ng tao. Ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. So, kailangan mabaptize kulang dalawa. Kasi kulang dalawang lupo. Si Adam hindi nabaptize, pero binabaptize na bago din na sa third heaven, ibaptize na ng serapin. Yung anin na pakpak ng angel. So, kailangan mabainos ang rewards. Pinagod mo ang angel eh. Pero pag ibaptize mo three times, kulang tayo tagdadala dalawa. So, mag-schedule tayo. Pagp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 
26-28. Dapat hindi kayo nagsisampalataya sapagkat hindi kayo sa aking mga tupa. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking kinik at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisisunod sa akin. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay at kailanman hindi sila malilipol at hindi sila agawin ng sinuman sa aking kamay. Yung mga hindi maniwala sa katamang katuruan nito ay mga tamging. Ang mga tupa nakikinig sumusunod. So makikita natin kung sino ang tupa, sino ang tamging. Sino ang elect, sino yung non-elect. So yan po. At magpabautismo. Yahawah, the elect, will worship Yahawah Shai. Magsampalo tayo. Ayo ang mga except sa guitarist. Ayan. Yan pa lang yung diction, yung basic na ano. Oh,
Halalawayan. This is the time I worship you and I honor you and I glorify you, Abba Yahweh, aming alangayon. Sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang karangalan, even ang katanyagan, mahayag ka sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa aming tagapagturo na iyong hinira upang maging gabay sa amin at magdala ng sapat na pagkakilala sa iyo. Ikaw ang nakakakilala sa lahat at ikaw ang nakababatid ng pangangailangan ng bawat isa. Abba Yahweh, alam po namin hindi mo aayaan na dumating sa amin na kami ay mapilitan na papiliin sa dalawang bagay, lalo na sa pagdating ng blessing na aming inaantay. Sa mga pangangailangan ng aming kinabubuhay, Abba Yahweh, even sa pangangaral na maaaring magdala sa amin sa bingit ng kamatayan upang patutuhanan ang iyong dakila at banal na pangalan at ang iyong katauhan ng ika'y magkatawang tao na siyang aming ginawang tagapagligtas na si Yahweh siya ay na ikaw at wala ng iba. Abba Yahweh, ang lahat ng may karamdaman, dalangin po namin ay inyong ipunin. Hawakan ang mapagpal ng iyong kapagpal ang kamay, ang kanilang kamay, at ang karamdaman ay lumisan sa pangalan ni Mashiach Yahweh siya. Sa lahat ng nahihirapan, sitwasyon ng buhay, Abba Yahweh, ikaw lamang ang may kapangyarihang magligtas sa amin lahat. Ikaw lamang ang may kakayahan upang alisin kami sa sitwasyon ng napakahirap para sa amin. Muli, aming dalangin, Abba Yahweh, ang mga kapahayagan mo sa araw nito ay tumimo sa puso at dalhin ng banal na Espiritu sa aming mga puso at isipan na saan man kami pumaroon ay magagamit namin upang magpatotoo sa tunay na Ebanghelyo, sa tunay na mensahe, sa tunay na iyong kasulatan. Abba Yahweh, purihin ka sa umagang ito at pinuluhalhati ka namin. At sa lahat ng naandito, gabay at pagpapala, pagkatagumpay, naalaman at maliwanag na pag-iisip ang iyong ibiga. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Mashiach Yahweh. Yaman. Yaman.